Grace and peace to you from our Lord Jesus Christ. Batiin mo yung katabi mo ng maaliwalas na umaga. Batiin mo ng mainit na pagbati, no? Dahil ang init-init. No? Ang panahon ngayon ay masyadong mainit, no? At sana ganun parate yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Ayan. Binabati rin natin ang ating mga kapatid sa online. We are praying that up until this time ay nandyan pa rin po kayo na kasama namin sa ating worship service at nawa patuloy kayo na lumago sa ating Panginoon. At ating pinag-uusapan ngayon ay tungkol, no, sa parables, yung mga talinghagang pananalita ng ating Panginoong Hesus. At marami tayong matututunan, no, sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng kanyang mga talinghaga. By the way, I want to congratulate, no, yung mga kapatid na nag-attend ng EGR or FIC, no? FIC na yung tawag natin ngayon. Kahapon, may I know if you are here? Diyan ba? Ayan, no? Dito yung iba. Kaya pala mainit ang ating umaga ngayon, no? Dahil sila ay on fire na on fire, no? Bago tayo magpatuloy, tayo ay manalangin. Let's pray. Father, we thank you and we praise your holy name. Thank you once again, God, for giving us another chance, Lord God, to worship you and to listen from you. We are praying, Father God, that you will give us a listening heart and mind, and that through your word, O Lord God, we'll be able to understand your kingdom, your instructions, O Lord. And we are praying, Father God, that you will protect us from any wandering thoughts. We lay everything down, Lord God, unto you, even our concerns, Lord God, problems that we have right now. We acknowledge that you are the King of Kings and the Lord of Lords of our lives, Lord God. We want, Father God, to your name, Lord God, be lifted up in everything that we say and do, Lord. Sa amin pong mga ginagawa, Lord God, sa araw-araw, God. And God, for this time, Lord, we acknowledge your holy presence, your Holy Spirit, Lord God, that is in our midst to continually teach us and give us, Lord God, the passion, Lord God, to always listen from you, Lord. We give you thanks and praise. Even Father God, sa amin pong mga kapatid Panginoon sa online, we are praying, God, that you'll give them a good internet connection. We are praying, Father God, that you'll give us, Lord God, continuous flow of power, Lord God, na wala pong magiging interruption, Lord God, even sa connection and even, Lord God, sa amin pong pagsamba sa inyo sa umagang ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyo pong sasabihin sa amin pong buhay. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. So, for these weeks, we are talking about yung parables ng ating Panginoong Hesukristo. At napakinggan natin yung ibang mga parable ng ating Panginoon na tungkol sa wedding feast. And then last Sunday, pinag-usapan din natin yung tungkol sa parable of the 10 virgins. And today, another parable ang ating matututunan ngayong umagang ito. At tungkol pa rin ito sa kingdom ng ating Panginoon. Kung ano ba yung magiging itsura ng kingdom, no? So pinapaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mga matatalinghagang salita, no? And there's no other teaching nakita ko na katulad ng ating Panginoon. That's why na-amaze yung mga tao noon na saan ba galing yung talino, yung kaalaman na sinasabi ni Hesukristo, dahil kilala nila si Hesukristo, no? Na anak lamang siya ng isang karpintero, no, si Jose, no? At kilala nila yung pamilya nila, no, pati yung kanyang mga kapatid. So, yun. Sinasabi sa salita ng ating Panginoon na ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagturo sa mga tao sa pamamagitan ng mga tawag dito yung diretso, no, na pagtuturo, dahil alam niya yung kanilang mga puso, no? So sinabi niya na siya yung hari na maghahari, no, straightforward sinabi sa kanila, pero ayaw nilang maniwala. That's why, noong mga tao ay nag-gather para sa kanya, alam naman niya yung kanyang mga puso. And to filter those hearts, nagsabi siya, or he would tell them parables, no? Para pag-isipan nila
So bakit nga ba nagbibigay ang ating Panginoong Jesucristo ng parables, no? So sinasabi rin yan ni Propeta Isaiah, kung babasahin natin, na ang mga taong ito, though seeing they do not see, though hearing they do not hear. No? So alam na ng ating Panginoon, so para ma-fulfill yung word ng ating Panginoon, so sinasabi niya yung mga parables na ito. At kung babalikan natin yung way na ang Panginoong Jesucristo ay magturo sa mga tao, na alam niya naman yung na malayo yung kanyang yung puso ng mga tao, kaya siya nagtuturo ng mga parables, no? Now, kung tayo yun, no? Kung tayo yung nagtuturo na to. At alam natin na malayo naman yung puso ng mga nakikinig sa atin, no? And I believe na experience natin ito when we do public evangelism, di ba? Kapag nagpa-public evangelism tayo, no? Alam naman natin na yung mga tao, no? Talagang yung reaction nila parang wala lang, no? Yung salita ng Panginoon parang wala lang. And for this kasi, no, yung mga tao dito nag-gather sila, no? Nag-gather sila, so ibig sabihin meron silang hinihintay na gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. So meron silang gustong makita kay Jesucristo. Pero alam niya na hindi yung kanyang mga salita, no? Maybe because gusto lang nila makakita ng mga miracles, no? Ng mga miracles. Namamangha sila. So ganun lang, no? So marami rin sa atin na minsan namamangha rin tayo at 'di ba? Now dahil sa usyoso na 'yon, no? Nakikiusyoso, no? Ganun minsan, lalong-lalo na kapag ano, 'di ba? Lalo na kapag may disgrasya, no? Ako minsan isusyere ako sa ganun na disgrasya ba. Sinong na disgrasya, no? Humihinto ako ba kapag nakamotor ako? And then pupuntahan ko, no? Titingnan-tingnan ko ganun. And na-amaze ako, no? Kasi na-disgrasya. And for how many times, no, naka-encounter ako na-disgrasya, nabutan ko sa daan. Parang last year, no? Mayroon kami nakita, no? Tumba naman itong motor na ito, no? And then paglapit ko, wala namang tumulong, no? Paglapit ko, amoy alak na naman, no? Parang, bakit parating yung natutumba, no? Amoy alak, no? Naman na-disgrasya, ganun. So, yun, no? Yung problema, no? Ganun, yung usyoso. Usyosero, no? Usyosero minsan. Ayan, no? If the crowd is not listening to you, what will you do? No? Kung alam mo naman na hindi nila pakikinggan yung sasabihin, no? Ano yung gagawin mo? So kay Jesucristo, no, para malaman niya kung sino yung genuine yung heart doon, kaya siya nagbigay ng mga talinghaga. At ang talinghaga, sabi nga last time ni Pastor Joseph, na ginagamit ng ating Panginoon yung pang-araw-araw na pamumuhay, yung laging nakikita ng mga tao, ginagawa ng mga tao, tapos inahahalin tulad ng ating Panginoong Jesucristo sa kaharian ng ating Panginoon. Ayan. So, ayan, no? Sinasabi ni Propeta Isaiah sa kanyang salita na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, "For these people's heart has become callous. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears." Hindi niya sila i-heal. So, walang mangyayari na healing sa isang tao, no? Kapag talagang hindi siya nagbigay ng attention or hindi taos puso yung kanyang pagsamba sa ating Panginoon. Yan yung na-realize ko sa FIC, no? For how many times na FIC, kapag hindi tama yung puso, wala rin mangyayari sa FIC, no? First and foremost, for you or for us to be healed, kinakailangan na magkaroon tayo ng tamang puso sa ating Panginoon. And sadly, karamihan ng mga taong ito noon, callous yung kanilang heart, no? Alaman na siguro natin kung ano yung callous, no? Sino yung farmers dito, no? Ako lang, no? Maraming bees in agriculture, no? Pero hindi sila farmer actually. Ayan. Yung callous, nakita ko ito kasi yung uncle ko, mga uncle ko, no? Pati yung tatay ko actually, farmer. Pero yung uncle ko kasi, no? Naka-develop siya talaga niyong kalyo, no? Alam natin ito, kalyo, no? Kung makikita natin yung unggoy, yan, daming kalyo. Kalyo ng kanyang paa. At hindi siya sanay na mag-chinelas, no? Kapag binibilihan siya ng chinelas, naiiwan niya sa bukid, no? Hindi sa bukid na bundok ha, yung bukirin, no? Sa palayan, no? Kasi hindi siya sanay.
no? So bago yung kanyang chinelas, naiiwan niya, no? May chinelas pala ako. So hindi na lang siya binibilhan ng auntie ko ng ano, ng chinelas. And nung bata kami, tinitingnan namin kasi naglalaro kami gabi. Kasi yung parang parable of the 10 virgins, 'di ba? Meron silang torch, no? Kasi nung una, yun pa yung ginagamit, wala pa masyadong kuryente. Na maalala ko nung bata kami, wala pa kaming kuryente. Ginagamit natin yung prunggo kung sa Ilocano, alam niyo 'yun? Bibili ka ng kerosene, ng gas doon sa ano, tindahan, no? Yung lapad, no? Ilalagay niyo siya sa lapad. Tapos ilalagay mo doon, no? So mahirap, no? So ako noon natuto ako magbasa doon sa ano 'yun, sa ilaw na ganun. No? Kaya pag ganun mo, pag ano na, gabi na, talagang maitim na rin yun, ano? Kasi maitim yun yung usok, no? Hindi yun siguro naranasan yun kasi mga bata pa kayo, no? So yun yung naranasan ko noon, no? So wala kaming kuryente actually, no? Ilaw, maalala ko noon. So ang ginagawa ng uncle ko, nilalagay niya yung kanyang paa, no? Doon sa ano, doon sa prunggo, no? Hindi siya nasasaktan, no? Kasi ang kapal-kapal, no? Ang kapal-kapal, no? E ganun mo, parang, parang ano naman ito? So makapal masyado, no? So, ganun ka, ano ba? Ganun yung kalos, no? Kalos heart na kahit na pitikin mo, no? Kahit na anong gawin mo, parang hindi na siya nakakaramdam, no? Manhid na siya, no? Manhid. Ayan. May kilala ka bang manhid? No? Manhid, no? So, ibig sabihin, hindi siya nakakaramdam. So, ganito yung klase ng tao noon, no? Nakita ang ating Panginoon, na marami, actually siyang sinasabi, marami na silang narinig, pero kalos yung kanilang heart, no? So, nakakarinig sila, pero hindi sila nakakakita, no? At ganun, ng ating Panginoon, nagbigay siya ng mga parables sa mga tao nito. And take note, hindi siya nagsabi, no? From that time on, noong nag-gather ang mga tao, at kilala niya yung kanilang mga puso, nagbibigay siya ng talinghaga, no? Kapag nagbabahagi sila ng gospel, straightforward naman ang sinasabi niya actually, no? Kung ano yung mangyayari, kung sino siya, pero hindi naniniwala yung mga tao. At kapag nag-gather na yung tao, talagang nagbibigay siya ng mga talinghaga sa kanila. And then one time, tinanong din siya ng kanyang mga disipulo, of course. No? Sabi niya, bakit ba kayo nagbibigay ng matatalinghagang salita, no? Panginoon, sa mga tao, no? Kasi yung talinghaga, kapag hindi ka talagang nag-isip, hindi mo yun siya maiintindihan. No? Di ba? Parang exam mo, God. Kailangang beses mo pa basahin bago mo maintindihan, no? So, ganun. Kapag hindi mo pinag-isipan ng mabuti, kapag malayo yung puso mo, hindi ka man talaga magbibigyan ng atensyon. Di ba? Hindi mo yun siya pag-iisipan. So, sinabi ng kanyang mga disipulo, Lord, no? Why do you speak to the people in parables? Then sinabi niya, he replied, the knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you, but not to them. So it's a privilege, no? Sa atin na makita natin. And then tinanong siya kanyang mga disipulo, ipaliwanag mo sa amin yung ibig sabihin ng parable of the sower. Paniliwanag niya, no? And then nagbigay siya ng another parable sa mga tao. I don't know lang, no? Kasi sinabi niya yung ibig sabihin ng parables sa kanyang mga disciples lang din, hindi sa mga tao. The secrets or the kingdom, the knowledge of the kingdom, the knowledge of the secret of the kingdom of God has been given to you, sabi ng ang Panginoon. Actually, hindi niya pinaliwanag sa mga tao, no? Sa kanyang mga disipulo lang. And then, bumalik siya sa kanyang sa crowd, nagbigay siya again ng mga parables, sabi siya ng mga parables. Tapos, yung ibang parable doon, pinapaliwanag niya. No? And then, naiintindihan nila. And then, nagbigay siya ulit ng mga parables. And then, tinanong niya, naiintindihan niyo ba ang lahat ng ito? Opo, sa kanila naiintindihan nung piniliwanag niya yung kaharian ng ating Panginoon or yung ibig sabihin ng parables. So, ganun, no? Kinakailangan pala ng matinding attention kapag tayo ay makikinig sa ating Panginoon. Now let's go to the next parables, no? Parables actually, no? Dalawang parable na magkatulad and sila yung pinakamaikling parable. At yung isang parable, ito parable of the hidden treasure is actually just a single verse. At sabi ko, single verse lang, no? Ano kayang gagawin dito? The parable of the hidden treasure, no? And treasure, no? Alam natin, treasure come in
treasures come in different forms and kinds, like stone, no? Ito yung mga gems, no? Gold. Ito yung mga trinity treasure natin, no? Pera, no? Kasi may katumbas na pera. Kasi their value is high, no? Mataas yung kanilang kandidat. That's why tinatawag siyang treasure, no? Magiging treasure ba siya kapag ano? Mura lang siya, hindi naman siguro, di ba? So bakit mo pa i-ano yan, no? That's why kung mahal mo yung isang bagay, talagang iniingatan mo rin, di ba? Kung nang bumili ka ng cellphone na mahal, talagang ingat na ingat ka rin, di ba? Pero yung cellphone mo, mamurahin, no? Sa kasa lang, no? Ay, nakalimutan ko pala. O sige, dyan lang muna. Mga ganon, di ba? So, treasure, no? And, bakit importante yung treasure, no? Bakit importante yung treasure? Tayo, meron ba tayong treasure sa buhay? Meron ba kayong trinity treasure? Of course, meron, di ba? Yung mga binavalue natin sa buhay, so we treat them as treasure. Ito yung treasure ko, no? So, yung mga ari-arian, no? Alam naman natin siguro at meron tayong mga kilala na mga tao na treasure hunters, no? Sino naka-encounter nito? Ako marami akong na-encounter ng mga tao na mga treasure hunters, no? And they spend their life, they spend their money, no? And all that they have sa paghahanap ng kayamanan, no? At ako hindi naman ako ganoon, 'di ba? Kasi hindi naman ako ganoon kaano sa treasure hunting, no? Nakita ko na ano, parang masyado silang, minsan, may isip mo na parang baliwan itong mga tao na ito. So meron silang mga mapa, no? May dala-dala sa mapa. No? Keep na keep na, ingat na ingat sa kanilang mapa. Kasla ito yung G1 bro ba? Yung isang ano ba, kilala ko. Parang dito yung ano ba, yung sinasabi ng mapa. Kasi may ilog, no? May ilog, tapos may mga kawayan. No? Kumuha lang kami ng kawayan, no? Para sa Boy Scout. Yun pala yung kanya. Kaya pala siya masipag na magkakaan. Kasi yung pupuntahan namin, meron pala siyang mapa. No? So, ganun. Diba? Siguro may kilala rin tayo. No? Meron lang akong kilalang babae. No? At siya ay naghirap na. Siguro dahil naubos siya yung kanyang kayamanan sa paghahanap ng treasure. No? Meron siyang mga hawak-hawak na mga documents. No? Documents niya is pinakita pa niya sa akin. No? Wells Fargo. No? Hindi ko alam po yung Wells Fargo. Hindi, nakita ko sa NBA yung kanilang ano, arena. Wells Fargo. Ah. Doon ko naintindihan, no? So, malaking kampanya pala ito. Or ano kaya yan? Hindi ko alam. So, ingat na ikita niya sa kanyang certificate, no? Iwan ko kung kanyang, kung buhay pa yon or patay na, no? Kasi matanda naman siya noon. Hanggang tumanda na lang nila, no? Na meron yung hope, no? Pag-asa na talagang makikita nila yung treasure nila, no? Treasure, no? Siyempre, pag sinabi natin treasure, mahal yan, di ba? Mahal. Na kung babasahin natin yung treasure dito, sa verse 44, the kingdom, sabi niya, of heaven is like treasure hidden in a field, where a man found it, hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. And then pagbasa ko dito, marami rin palang marami kang matututunan, no? So this parable from Jesus, no, kahit na parable siya, talagang kung hindi mo bibigyan ng atensyon, talagang hindi mo rin siya maiintindihan, no? And maybe this time, alam na mga tao na may mga treasure na naka-hide, no? Na naka-libing, no? And usually, yung treasure na ito nililibing sa ilalim ng lupa, no? Hindi mo hiahang on a tree, no? Kasi madali lang siyang makita, di ba? So yung mga treasure na ito nililibing sa lupa, no? Yung ibang treasure naman na natagpuan is yung mga barko, no? Kasi noon nag-ano sila, nililipat-lipat nila yung treasure. Tapos yung barko na yun ay lumubog, no? Yun yung kanilang hinahanap, no? Ayun. And then yung treasure, no? Ito yung treasure ng tao, no? Balikan natin. Kasi from survey, no, ito yun naman yung mga important, no? Kasi yung treasure is important man sa tao, ito yung mga importante minsan, no? Or karamihan sa atin. Unang-una, yung ano yung importante sa atin, family, yung health natin, no? Yung ating hanap buhay, no? Ito yung mga importante sa atin. And in terms naman sa priority, no? Magkaiba, no? Magkaiba pala. That's why
Kapag gising ka ng umaga, hindi naman talaga yung ano, yung bahay mo, daw priority yung bahay, no? Unang-una diyan yung finances, no? Yung standard of living or housing. Sa ano ito, sa according to survey, no? Siguro kasali na dito yung mga non-Christians. Ayan. Relationship with family, of course, yung family hindi yan siya nawawala, no? Yung family natin is treasure natin. Amen. Amen, no? Kahit na mag-ano man, no? Mawala na ang lahat, no? Huwag lang yung pamilya. Ayan, ganun ka-importante yung tie-up natin sa ating pamilya. And then yung health, no? Mahal-mahal natin yung health natin, no? Kaya tayo nagja-jog, no? Nagja-jog. No? Sino nag-exercise dito? Mahal natin yung ating yung ating health, no? Kaya mag-start ka ng mag-jogging kung hindi ka pa nagja-jogging, no? Kasi health is wealth. Ayun. Siyempre yan yung treasure natin. So, ito yung mga makikita natin na lesson, no? From this parable of Jesus. Of course, treasures are valuable, no? Ang kayamanan, meron siyang, tawag dito, mataas yung kanyang kandidat. At hindi natin sasabihin or itatago ang isang bagay kung hindi siya mamahalin. Right? So, itinatago yan siya. So, that's why may mga tao talaga, kasi sabi nila, kahit dito sa Pilipinas, marami daw nakatago na kayamanan, no? Sino nakaranig sa inyo yung Yamashita treasure, no? Na yung loot daw ng Southeast Asian countries, dinala dito sa Pilipinas, tapos nilagay, no? Kahit saan, no? So, hanggang ngayon, marami parang maring, ano, naghahanap doon sa Yamashita treasure, no? Siguro may kilala kayo na ganun, no? Naubos na lang yung kanyang pera, hindi pa niya nahanapan yung tinago na yon, no? Kasi of course, kahit ako, yung maari na yon, itatago ko sa walang makakaano, makakakita, no? Kasi iba pa yung ano, di ba? Alangan iba pa yung tawag dito, mag-i-enjoy doon sa treasure na yon. Treasures are valuable because it comes they come with great value, no? At katulad ng lalaking ito na nakita niya sa field, no? Nakita niya sa field. Actually, hindi naman niya actually kwan yun, no? Hindi niya pagmamayari. Hindi niya pagmamayari. Kaya ang ginawa niya, biniklik niya ulit. No? At saka yung treasure na ito, hindi siya mumurahin or hindi lang single coin yung treasure na ito. Kasi kung single coin, madali lang na ibulsa, di ba? Bulsa na niya. Hindi rin siya naka-jar lang. I believe. Kasi pwede niyang kargahin. Di ba? So kakargahin niya, alis na siya. Akin na itong treasure na ito. So ibig sabihin, yung treasure na ito, malaki. Hindi niya kayang kargahin. Kaya binalik niya ulit. No? Tapos ang ginawa niya, suddenly, nagbago yung kanyang pananaw sa buhay. Kinakailangan ko na makuha yung lupa na ito. No? Kinakailangan ko na maging akin to. Kasi alam niya kung ano yung nakatago doon sa lupa na yon. And yung treasure na meron tayo dito sa lupa ay iba yung treasure na binabanggit ng ating Panginoon. Of course, yung treasure natin is Christ, in whom are hidden all the treasure of wisdom and knowledge. Now, yung treasure na nakikita natin dito sa mundo ay mga bagay na tawag dito, na ibibenta, na, mga bagay na ating nakikita, yun yung ating treasure. Yung treasure na sinasabi naman sa heaven, ito yung mga bagay na hindi nakikita. No? So, these are wisdom, no? And knowledge that comes from God. Ito yung treasure. Dapat na meron pala tayo, no? Hindi yung ano-anong treasure, no? Na treasure na kayamanan na meron yung mundo. Treasures on earth can be stolen. And treasures on earth are not secured, no? Hindi po yun siya secure. Kahit pa yung pera mo nakabangko, hindi pa rin po 100% secure, no? Pero kapag treasure natin ang ating Panginoon, talagang 100% secure yon. Walang makakakuha sa atin. Matthew 6:19, sabi niya, "Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal." Nakita na ito na sa puso ng mga tao noon kasi sino ba yung ayaw na maging mayaman? Sino ba yung ayaw na magkaroon ng treasure, no? Kasi yung standard of living noon, makikita talaga doon sa mga gamit, sa clothes, no? Fine clothes, yung mga mayayaman, meron yan silang fine clothes, meron silang gold,
meron silang silver, no? Noong times na yon. Kaya yung mga gamit nila noon, merong mga gold, no? During the time of Solomon, mababasa natin na talang grabe yung kanyang kingdom, no? Graming gold, no? Ang dami-daming gold. Up until this time, yung gold na ito ay precious pa rin, no? So kung mas marami kang gold, mas mayaman ka, no? Pero yung gold na meron tayo ay hindi katulad ng gold na sinusuot natin, no? Sinong may gold sa inyo sa bahay, tinatago? No, siyempre hindi mo sasabihin, no? Sabi pa nila, ang Pilipinas daw ang dami-daming gold, no? Sana kaya yung gold na yun, no? Next, the treasure was buried under the ground. Nakatago siya sa ilalim ng lupa. So, kinakailangan na bungkalin. Ang nakita ko dito is that katulad ng parable, of course, no? Kapag hindi ka mag-dig deeper, talagang hindi mo maiintindihan. Just like the kingdom of God, no? Na nakita mo na, nakilala mo ang ating Panginoon, pero kapag hindi ka mag-e-effort din to dig deeper into the Word of God, talagang hindi mo rin siya maiintindihan. Ano yung will ng ating Panginoon, no? That's why we are so convinced na ganito yung klase ng pumumuhay dapat meron tayo because we studied the Word of God. We dig deeper sa Word ng ating Panginoon, no? Lalong-lalo na sa Proverbs, no? Makikita natin doon kung ano yung gold na tinatawag, no? Yung wisdom and knowledge na sinasabi noon, ito yung mga gold, ito yung mga precious gems na meron tayo dapat, no? Ito yung mga dapat na isunusot natin. Kung hindi ito nakatago, yung treasure na ito, madaling makita ng ibang tao, no? Yung tao na yon, hindi siya actually yung unang makakakita doon sa gold na yon, no? So, nasa ilalim siya ng ground. Hindi natin makikita, hindi natin aakalain na ito pala, yung lupa nito na barren, siguro pinadig sa kanya ng may-ari, mayaman yung may-ari, siya worker lang. Tapos yung habang nagdidig siya, uy, meron siyang nakita, no? Parang dati-dati siguro walang ano na lupa, pero nakita niya yung gaano kahalaga yung lupa na yun. No? Tapos, suddenly, gusto niyang ipabili lahat ng meron siya para mabili yung lupa na yun, no? Of course, kahit kaunting part lang siguro ng lupa na yun, no? Hindi naman siguro masyadang malaki. Now in Proverbs, no? Sabi dito, if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. So ito yung secret dito na nakita ko na meron tayong gagawin, no? So for us to find the treasure of God, meron tayong gagawin, no? We have to dig, no? Kinakailangan natin na magbungkal. Kailangan natin maghirap, kinakailangan natin maglabor and magtoil. Amen. Amen. And then another lesson, the man knew the value of the treasure. Alam niya na yung treasure na yon ay mahalaga. Siguro may background siya kung paano kumilatis ng gold, no? Kasi ngayon, mahirap na mapeke, di ba? Kasi kapag may sinabi na ano, ito, gold ito, no? Pag natagpuan sila, gold. Actually, undergo pa yan siya sa ano, sa test kung talagang gold yan siya. Eh baka ano lang pala, di ba? Baka anong klaseng metal lang, no? So alam niya na may value yung treasure na yun. The treasure was huge, no? Hindi niya kayang kargahin. And he was joyful when he found it, no? Meron siyang joy, no? Kasi nakita niya yung treasure, no? Siguro ito yung hinahanap ko, ito yung kailangan ko sa buhay, no? Yung kailangan ko sa buhay, no? Nung nakilala ba natin ang ating Panginoon, meron ba tayong joy, no? Meron bang pagbabago? Meron bang tawag dito? Meron bang pagbabago ng perception sa buhay, no? Nung talagang nakilala na natin ang ating Panginoon because most of us or some of us talagang nakilala pa natin ang ating Panginoon nung mga how many meetings pa, no? How many meetings pa ng ating kuya at saka ate. Next parable is the pearl of price, no? Another short parable, 2 verses, no? Ito yung pearl of price or the parable of the tawag dito, yung precious pearl. No, precious pearl. And pearl is another treasure, gem, no? And it's the only precious gem that
na nakukuha sa animal, no? Others are stones, no? Nakikita lang sa ano na nahuhukay galing sa lupa. At yung pearl lang ito lang yung gem na galing sa animal. And it will take years, no, sa isang oyster or clam para makabuo ng pearl. So pearls are precious, no? Precious siya. So ginagawa ito na ano, na quintas, no, ng mga babae, no? Yung mga mayayaman talagang genuine yun siya na pearl, no? Kapag ano naman, yung mga peke-peke lang, no, hindi mo naman makikita kung totoo ba yan na pearl or hindi, di ba? So yung nanay ko noon, meron siyang pearl na quintas na ganun, no? Alam ko peke 'yon, no? Pearl, no? Kapag sinasabi nila na ano, pinapakita nila yung genuine na pearl eh. Ah, ito yung genuine na pearl. Ah, ganito pala. Bigat, no? No? Ganito pa yung pearl na, no? No? At yung pearl yun, may mga pearl, kapag malaki na talaga yung pearl, hindi na siya magandang tingnan, no? Tulad ng pearl na pinakamalaki, no? Na makikita sa Pilipinas, no? Na dinala sa Canada, no? Tingnan ko kung ano yung pearl doon, no? Ang laki-laki, no? Parang ano na, ilang kilo yon, hindi na siya magandang tingnan, no? Pero totoong pearl siya, no? Pinakamahal na pearl, pinakamalaki at pinakamahal, no? Na pearl. It cost around 100 million, no? Hindi pesos, dollars. So, Pilipino ang may-ari, no? Yung nakakita is diver, no? Nakita yung diver, nakita niyo doon, kinuha niya, akala niya, hindi niya alam yung value, eh. Hindi niya alam yung value. Tapos tinago niya lang doon sa ano, sa ilalim ng kama niya, no? Pampa ano, pampaswerte. Kita niyo doon, tinago sa ilalim ng kama niya, pampaswerte, no? Nasunog yung bahay niya, no? Tapos nakita nila, binili, no? Binili. Tapos siguro pina-test doon sa nasa Canada kasi. And then nakita na, oh, ganito pala yung value, no? Ito yung value ng pearl na ito. So, yun, no? So, ang dami-daming peke na pearl, no? At siguro, yung merchant na ito, kung titingnan natin, hinahanap niya yung genuine, yung fine pearl, no? Again, the kingdom of God, sabi ng ating Panginoon, is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. So, nakita niya yung pinakamagandang pearl, no? Natagpuan na niya yung kanyang hinahanap sa buhay, no? Kaya nung nakita niya, meron siyang hangarin, babalikan niya talaga, no? Babalikan niya. Kahit na it will cost everything that he has. So, yun yung naging attitude ng merchant na ito. And siguro tayo noon, no, naghahanap din tayo ng totoong turo, no, totoong relihiyon, no, sabi nila. Kaya marami tayong pinuntahan ng mga churches din, no. Punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganito. Ako, pumapasok ako sa simbahan noon, ano, pag ano, may mga Thanksgiving, yan, no, mga barkada ko, no. Kasi yung mga barkada ko noon, merong motor, no. Minsan laman magka-motor noon, meron siyang motor, no. So, ano kami, no? Ikot-ikot kami, no? Pumapasok kami sa mga simbahan, no? Nag-i-invite. Uy, Thanksgiving, may kain, no? Kain tayo, no? Ganon. Medyo makapal moks din, no? Kasi kain, no? Ganon. Siguro nasanay doon sa baryo namin. Baryo namin kasi namin, kapag birthday ng ano, isang kapitbahay, punta lahat, no? Parang ganon. Yan. Minsan dyan sa may cafeteria, no? Cafeteria, Sabado ata yan? Sabado? Nagamotor din kami, no? Tapos, Brad, sabi niya, adati kasar, no? Punta tayo. Sige, punta tayo. Kain man. So, pumasok kami, hindi man kilala. Nagkataon yung nag-serve namin yung classmate namin, no? Nag-serve man din siya kasi nag-part time siya yan. Uy, bakit nandito kayo? Wala, makikain lang. Sige, thank you. So, nag-serve siya sa amin. So, nabusog kami, no? So, ganun ka, ano rin yung, basta may kain, no? Sino ba yung nag-attend doon ng cell dahil may ano, masarap yung merienda, ano? Ganun tayo rin minsan, no? Kain ng kain, no? Busog tayo diyan, no? Punta tayo diyan, no? Parang ganun. Pero eventually, of course, na transform din ng ating Panginoon, no? Hindi lang sa kain, no? So ito yung makikita natin, no? Na lesson, the pearl was the finest, no? Ito yung hinahanap niya talaga. So meron siyang hinahanap, no, na pearl kasi he was a merchant, no? Merchant, no?
is a businessman, no? Businessman. And business niya is siguro about sa pearls, no? At hinahanap niya yung totoong or yung finest pearl. And ito rin, no? All of us are busy looking for fine pearls minsan, no? Hinahanap natin kung ano yung magiging magpapasaya sa atin, no? Ganito tayo noon, di ba? Kung ano yung importante, no? Sa mundo, no? Hanggang ngayon, hinahanap natin kung ano yung makapagpapasaya sa atin, no? That's why nakakaabot tayo sa iba't ibang lugar, no? Pinupunta natin kung ano yung mga dapat, no? Na ano, makapagpapasaya sa atin. Ano yan? Tanayin mo yung katabi mo, ano ba yung nagpapasaya sa iyo? Sino ba yung nagpapasaya sa iyo? Ayan. Dapat ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan. A true Christian is a spiritual merchant. Meaning, we have to thoroughly search, no? Not just search for search, but thoroughly search, no? Alam natin kung ano yung hinahanap natin, no? Meron tayong perspective, meron tayong dream or purpose. Ayan. So, lessons. Let's go to the lessons from both parables. Actually, similar sila, no? Magkatulad sila na klase ng parable ng ating Panginoon. At ito yung nakita ko na pawang magkatulad sila. The kingdom of God is not easily found. No, not easily found. If it is easily found, no, bakit maraming mga tao ang hindi agad nakita yung treasure na ito, no? Itong treasure natin na ito, bakit wala sa kanila? If it is valuable to us, why ito yung pinahahawakan natin ay hindi ganoon kaimportante sa kanila, no? So meaning there's something na nakita natin, no? There's something na work ng ating Panginoon sa atin para makita natin yung value na ito, the kingdom ng ating Panginoon. Dahil anong rason? The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. No? So ito, ano yung nag-blind sa kanila? The good things. Or the God of this age. Ano yung God of this age? Minsan, ano ito eh? Meron tayong tinatawag na modern slavery, no? Na ito yung mga dapat na meron ako, no? Meron sila, dapat meron din ako. Ito yung mga need actually ngayong kuwan ito. Kasi ito yung need na ngayon, di ba? So you have to update, no? So kailangan mag-update ka. Kailangan mag-update ka ng ito, mag-update ka ng ito. Kasi ito yung kailangan ko, no? It's modern slavery, no? Sabi ng isang artist sa kanyang manager, "Manager, gusto ko ng another car." "Ha? Ang dami-dami mo ng car, no?" Sabi niya, "Merong bago. Merong bagong car, sports car, no? Ito yung kailangan ko." "Sige na." Sabi niya, "It's modern slavery actually, no?" So ito minsan, no, hindi natin na nakikita, or the unbelievers, hindi nila ito makita because na-blind sila. Ganito, no? Na-blind sila sa kanilang education, na blind sila sa kanilang wealth, no? Na blind sila sa kanilang trabaho, no? At hindi nila makita kung gaano kaimportante ang salita ng ating Panginoon, no? In 1 Corinthians 2:14, the man without the spirit does not accept the things that come from the spirit of God, for they are foolishness to him. And he cannot understand them because they are spiritually discerned, no? Kaya hindi na tayo magtataka pag minsan maraming mga tao ang ayaw makinig, no? Ayaw magbigay ng oras, ayaw makinig, no? Kahit na parang tayo yung nagmamakaawa, no? Hindi pa rin sila magbibigay ng oras, no? It's like parang tayo yung nangangailangan, no? At sila naman ay hindi, no? Nakaka-encounter tayo ng mga ganito klase ng mga tao. At ano lang, no, dinadaan-daanan ka lang sa harap. Parang walang nakikinig, no, parang walang nakakarinig sa iyo, no. Minsan yung isang kapatid, no, nag-public evangelism kami, maalala ko, habang siya ay nagsasalita, tumulo yung kanyang luha, no. Sabi kong dami sigurong problema ng kapatid na to. So tumulo yung kanyang luha, no. Parang nabagabag yung aking damdamin. Tapos nakita ko siya, then kinausap ko siya. Nagilak lagi ka. Asya, murag wala bang good kapaminaw ko eh. So naluoy siya siyang kaugaling yun, kaya wala kapaminaw siyang ginasulti. Ganun tayo minsan, yo? Feeling mo,
Ako rin minsan, no, at the middle of preaching, no, at the middle of sharing the gospel, no. Kahit napatay, no. Alam nilang patay, no. Nandiyan yung picture ng isang patay, no. Parang walang nakikinig, no. Parang tama na siguro ito. Tama na siguro ito, no. Hindi ba sila interesado? Hindi ba sila nakikinig, no? Ganun, no. Ganun minsan yung ano, yung acceptance ng tao, no, sa word ng ating Panginoon. The next, knowing God is the greatest of all treasures. Knowing God is the greatest of all treasures. So wala nang iba pang hihigit, no, sa na pinakamahalaga, no? Kasi ito yung pinakamahalaga, yung treasure na ito. Hindi yung makilala natin ng ating Panginoon. Amen. So mawala man ang lahat, no? Basta meron tayong Panginoon, no? Ganun tayo minsan, di ba? Mawala na ang lahat basta yung aking treasure nandito lang. Nandito lang. Sabi ng ating Panginoon, babasahin ko ulit sa Matthew 6:19 to 20. Sabi niya, "Do not store up for yourselves treasures on earth, no, na masisira lang, but store up for yourselves treasures in heaven where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal." No? So ito yung values na meron tayo, yung tinuro ng ating Panginoon. No, ito yung love para sa ating Panginoon, ito yung ating commitment, no? Ito yung knowledge and understanding that we have for the Lord, no? Ito yung mga precious na meron tayo ngayon, no? And these things, hindi naman talaga ito mananakaw, no? Hindi ito mananakaw. Sabi pa ng ating mga magulang, mag-aral ka, no? Mag-aral ka na mabuti dahil hindi yan mananakaw sa iyo, no? Pero actually yung diploma, no, pag namatay ka, actually hindi mo darin yan sa ano, no? Hindi naman siya tatanungin kung gaano karami yung diploma mo, ano? Matter na yun dyan kung gaano ka nag-serve sa ating Panginoon. So, knowing God is the greatest of all treasure because both of them, they wanted to sell everything they have. Meaning everything they have suddenly became unvaluable and just one thing that matters. Isa lang yung nag-matter na sa kanila. Dahil nakita nila kung ano yung pinaka-importanting bagay sa mundo. At gusto nilang ilaan lahat, no? Tinalikuran nila, no? Ito yung isa nakita ko dito. Meron silang tinalikuran sa buhay, no? And that's the next lesson. Giving up something to have everything, no? Following Jesus is not actually giving up everything naman, no? Just like yung family or ano. Kinakailangan lang na ano, kinakailangan lang na i-redirect yung ating direction, yung ating purpose sa buhay, no? And itong mga ito dapat lang ma-align sa ating Panginoon. Pero dito sa parable na ito, makikita natin na willing sila to give up everything that they have, no? Just to buy the field or buy the fine pearl, no? Ito yung nakita ko dito. Mayroon mga dapat na talikuran actually, no? When we follow Jesus Christ. Mayroon mga tao na dapat nating hindi na nating medyo balikan, no? Pero babalikan natin sila to share the gospel, no? Mayroon mga karamihan, no? Karamihan na iiwan natin, ito yung mga bagay na ginagawa natin noon na mga kasalanan, no? Ito yung mga iiwan natin. Though sa kasalanan niyon, no? Maraming tayong masasagataan ng mga tao, no? Hindi talaga nila maintindihan kasi of course, no, wala yung kanilang mga puso sa ating Panginoon. And let's begin to leave all those things kapag may mga tao na talagang hindi makaintindi. No, kinakailangan na ipaintindi and kinakailangan na iiwan din, no, sometimes kasi may mga tao talaga na hindi makaintindi, no, may mga tao na hindi makaintindi, so kinakailangan na talikuran muna, no, ganun. When we truly found Jesus, we must leave some things in our lives, and more of this is the way of life that we had before. Ayan. So what is your treasure? Ano yung treasure mo ngayon, no? Ano ba yung mga bagay na hindi mo pa naiiwan sa ating para sa ating Panginoon, no? Kasi nakita na natin yung treasure para sa Panginoon and baka hindi pa tayo willing, no, na i-give up yung mga bagay na pinapag-give up ng ating Panginoon, no? Ito yung mga ano eh, kasi from the parable talaga, kapag ang tao nakita niya yung totoong ano, treasure, iiwan niya, no? Yung kanyang old life. The old has gone, the new has come. Kinakailangan na iiwan itong mga bagay na ito.
Sabi sa Luke 12 verse 34, for where your treasure is, there your heart will be also. So kung ano yung mga importante sa atin, ito yung ating treasure sa buhay. Amen? So why store up in heaven? No, ito yung sinabi ng ating Panginoon dahil kapag yung mga treasure nandito, pwedeng mawala, no? Pwedeng mawala, pwedeng nakawin. Ayan, pwedeng nakawin. Pwedeng masira ng tawag dito, ng mga insekto, no? Kasi meron ding mga treasure na ano lang, no? Mga by certificate, ganun. Pera, minsan may mga tao na nag talaga, no? Nagtatago ng pera, no? Nilalagay sa cellophane, no? Tapos nilalagay sa another kuan, no? Ganito nagtago noon yung ano, yung mga mayayaman, no? Nilalagay nila sa drum na plastic, no? Nililibing doon sa ano, doon sa ilalim ng lupa pa rin, no? So, yun. Because it will drive away our hearts from God, no? So nakita ito ng ating Panginoon na kapag marami tayong mga hinahanap pa sa buhay,